Sir, ano yung, ano, sige nga, oh, pwede ho kayong, baka pwede magbigay ho kayo ng mga halimbawang hindi nyo masikmura noong panahon na yun. Kasi marami akong trabaho sa ABS eh. Apo. News director ako. Pagkatapos announcer ako. Pagkatapos program host, supervising producer. Barkada nila. Minsan-minsan bugaw. Balik-loob na ako sa Panginoon nun. Kaya hindi ko na kaya yung... Alam mo naman ang maraming din nakakalam ang ABS bugaw ng kasalanan eh. Ay, nako po. Everybody. Alam po natin yan. Everybody packs everybody. Oh. Ay, nako. May bumababa galing sa penthouse na bagong paligong mga talent. So, ay, nako. Amoy shampoo. Hindi ko na kaya. Yun ang sinasabi ko, hindi ko na kaya sipurayan. Habib Lou Franco. Habib Lou Franco. Ay, magandang hapon, Mr. J. Isa pong karangalan nang makausap kayo at nagpapasalamat po ako at sinagot niyo po ang aking message po sa Facebook. Sir, kamusta na po? Ano po may paglilingkod ko? Kamusta lang po at nangangamusta po tayo. Ang topic po kasi natin ngayon eh mga empleyado ho nung ano ng ABS-CBN, yung mga dating empleyado. Ay, mali po pala, talent. Eh kayo po, 'di ba? Dati po ding ang alam ko and tama po ba? Nagtrabaho din po kayo sa ABS-CBN noon po? 10 taon po. Ah, 10 taon po kayo. Kamusta naman po ang inyong pagtatrabaho noon sa ABS-CBN po? Maayos. Sa isang banda, sa kabilang banda ay Maluknot, sa isang pang banda ay Nangihinayang. Nangihinayang, apo. Bakit po sir, yung sa kabilang banda ay malungkot? Ano po bang nangyari? Meron, pwede nyo po bang may kwento po ng konti? Malungkot kasi hindi kami dapat naghiwalay ng landas. Doon sa mga bagong tubo, marahil hindi nila batid na may nangyaring hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng pangasiwaan at ng inyong lingkod at kasamahan sa hanap buhay. Na nauwi sa aking wala sa panahong pagbibideo at imbis na matapos doon ay nauwi pa sa inihabla pa ako ng ABS-CBN. Matapos silang tanggapin ang aking pagbibigyo at ako iningan ng danyos na 300 milyon dyan sa regional trial court ng Quezon City na sa kabutihang loob ng Panginoon ay natalo sila. At alam ng Diyos na wala naman akong unang-una, wala naman akong ginamang masama sa kanila, wala naman kaming masamang tinapay. So yun malungkot sa malungkot dahil hindi dapat kumantong sa ganon dahil maayos naman ako ng trabaho. Katunayan, ilang buwan bago maganap yun ay binigyan pa nila ako ng Lifetime Achievement Award sa aking hamak na kontribusyon sa iginanda ng takbo ng ABS-CBN mula sa wala. Apo. Noong 1986 hanggang sa ito ay maging number one sa paningin at panlasa ng Pilipino at magandang din sa kita magmula sa zero, naging multi-billion company ang istasyon. Opo, witness po ako dyan at nakita ko na sabi ko nga ho, eh, talagang inaabangan ko lagi kayo sa ano sa ABS at saka sa GMA noon. Eh sir, maaari po ba naming malaman kung ano po ba yung, kung eto eh okay lang po, kung ano ho ba yung naging problema ninyo? Pero ito, malinaw ho, nanalo po kayo sa Husgado. Oo, nanalo ako sa Regional Trial Court ng Quezon City dahil sa abla nila, no? Pagkatapos, sana ako'y maghahanap buhay pero pinigilan pa nila ako. Nag-file pa sila ng temporary restraining order, nakakuha sila. Pagkatapos hindi pa sila natuwa doon, nag-file pa sila ng injunction para hindi ako makapaghanap buhay. So, mabait ang Panginoon na sa dulo ay nanaig din ng justisya na lift yung injunction at saka nakabalik ako sa aking pagsasayang papawid sa GMA, sa Manila Broadcasting, sa Radio Mindanao Network, sa Capital Broadcasting, sa ABC5, sa PTV4, sa RPN9,
at sa UNTV sa dakong huli. So sa madaling salita, natalo na naman ng ABS-CBN nun sa kanilang... Natalo, sapagkat nakabalik ako eh. Uh-huh. Dahil pinipigil na hindi akong maghanap buhay. Kaya ayaw siguro ng Panginoon na maapi ako ng ganon. Kaya nilip ng judge yung injunction. At natalo sila sa kaso at the same time. Sir, matanong ko lang po kayo. Kasi may nabasa ko sa status ninyo eh, yung tungkol sa nakausap niyo si Mr. Gabby Lopez. Ay, oo. Yun yung pagbibitin ko. Dahil doon sa mga datingan sa ABS, siguro alam nila na hindi naman ako ganun kalayo sa pangasiwaan, ano? Mm-hmm. As a matter of fact, pagka may problema sa ngalan ng mga maliit na manggagawa, dumidiretso ako doon sa penthouse. Kinakausap ko yung mga Diyos doon. Mm-hmm. Si Nagabi, si Freddy, si Rolly, si LBJ, saka sino pa mga vice-presidente. Hindi ako nahihiya kasi hindi ako nanginginig umakyat sa mga Diyos eh, para ngalan ng mga maliliit na manggagawa. Mm. Sabi ko, ito magpapaalam ako ng maayos, kid ka ako. Mm. Kasi ang tawagan namin pagka after 5:30, 5:30, ping biyernes, kid, kaya kung nakita mo doon sa post, may kid sa dulo. So, sabi ko, maghiwalay tayo ng landas ng maayos. Ako eh, hindi ko na kayang sigmurahin yung nangyayari dito. Papaalam ako. Pero meron ho ba kayong alam na patungkol, mismong ano, personal na alam patungkol sa mga irregular na o mga contractual na empleyado ng ABS? Kasi itong mga cameraman, awang-awa ho ako, 100 plus ho sila. Hindi lang yan. Alam mo, may mga batas tayong umihiral. Opo. Sinasabi ng batas, regardless of status, mandatory yan, first day of employment, dapat covered ka na ng SSS, PhilHealth, pag-ibig, at saka employees' compensation. Opo. Mandatory yan. Opo. Pag hindi ka kinover dyan, that's a criminal offense. Opo. At pwede mong yabla ang kumpanya kung hindi ka binigyan ng SSS, ng ganon, yung social amelioration. Dahil mandato yan sa batas. At natatawa nga ako, sinasabi lang, mawawalan ng trabaho yung 1,000. Ika ako doon sa 1,000, ako sigurado ako, 99% dyan sa mga empleyado ng ABS, walang hindi covered ng SSS ng PhilHealth. At saka ng pag-ibig eh. Bakit sigurado ako dyan. Bakit so sa tingin niyo hindi ho sila makapalag eh? Alam nyo naman natin. Hindi makapalag kasi siguro hindi sila nag-file ng complaint. Dahil pag nag-file ng complaint, automatic yun. Pag wala sa record ng SSS, isa-serve yan ang warrant of arrest dahil criminal offense yan eh. Ah. Hindi kasi alam ng maraming empleyado yun. Okay. Kaya lang oh, bakit po kaya sa tingin na mayagpag to noon? I mean... alam mo, ang feeling kasi nila, sila ang Diyos, di ba? Mm-mm. Silang may hawak, sila kalakas sa gobyerno, hawak nila ang mga presidente, mga senador, mga congressman. Mm-hmm. Kaya nilang ilutin ang lahat. Ako nga eh, nung magfile si Mel Chiang ako ng labor case NLR, sinapasama na ako dahil pareho kami, may isang kumpanya. At saka ako professional manager ni Mel noon. Mm-hmm. Ang sinasabi nila, walang employee-employee relationship. Alam mo kung ano sinasangkala nila. Yung memorandum circular ni Pernina, firmado ni Senator Tulog. Ah, si Drilon? Siya pa labor secretary noon. Nag-issue siya ng memorandum circular to favor the networks, especially ABS-CBN. Ay, grabe naman pala sa Drilon eh, no? Na labor contracting lang. So parang sinasabi niyang okay lang yun kasi siya ang dole, di ba? Siya ang dole secretary noon. Kaya noon, nung aktibo pa hanggang ngayon, nahamong ko si Pang Drilon eh. Kung talagang makabayan ka, mag-isahin ka, visit ka ako. Matindi pala ito si Drilon, ano? Kaya pala ngayon, biglang nagising? Kasi labor contracting talaga. Kahit tingnan mo sa record ng NLRC, ang ginamit na depensa ng ABS, yung memorandum circular na pirpado ni Drilon.
Pambihira. That authorized them to to circumvent the law. Kasi bantakin niyo po ha, eh siyempre yung mga cameraman, mga reporter. So hindi lang po pala cameraman ha, pati pala yung mga reporter din na iba. Ganun din binilang, po. Binilang ko yung ano, ang kwan pa dyan, merong ano dyan, ang filo ng ABS management. Pipilitin kang mag-resign eh, on the pretext na meron nang i-offer na anong tawag nito, na redundancy, early retirement. Ang totoo niya, wala ka naman balak talaga mag-resign eh, o mag-retire eh, o anong tawag nito, mag-resign. But you are forced, di ba? Pagkatapos kukuha sila ng bago, kukuha sila ng agency. O, ganun ang estilo na, lahat ng klase ng unfair labor practice, ginagawa ng ABS. Habib Lou Franco. Thanks for watching. If you like this video, please leave a comment down below. Hit the like and share button. And if you are new here, please subscribe. Hey, wait a sec. Don't forget to click the bell icon for notification of my latest videos. Keep on watching. Habib Lou Franco. All right.